at sa Diyos sa biyaya ng buhay. Pagnilay natin ang Ebanghelyo ni San Mateo na kung saan ang tanong ko sa inyo, napapansin mo ba ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay? Ito ang pangyayari na kung saan ang Ebanghelyo natin ngayon ay sumakay ang Panginoon at ang mga alagad sa bangka bumagyo sa kalagitnaan ng dalampasigan. Ang ating Panginoon ay kalmadong natutulog. Batid ng mga alagad na delikado na ang sitwasyon. Sila'y mga dalubhasang mangingisda. Kaya nilang lumangoy kung sakaling may mangyaring masama. Subalit sa pagkakataong ito, batid nila na hindi na abot ng kanilang kapasidad, ang kanilang kakayahan. Kaya naman natakot na sila kung anong mangyayari. Ginising nila ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo ay pinakalma ang bagyo. Subalit sa huli, nagtanungan ng mga alagad, ano kayang uri ang taong ito, maging hangin at lawa ay sumusunod sa kanya? Yan ang pagninilayan natin. Sa kabila ng nakita ng mga alagad ang himala na ginawa ng Panginoon, may konti pa rin silang pagdududa, may konti pa rin silang pagtatanong sa buhay natin. Marahil ganyan din tayo. Kumikilos ang Panginoon sa ating buhay, subalit tinatanong pa rin natin siya kung totoo bang siya talaga ang gumawa, siya talaga ang kumikilos sa atin. Ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo, sikapin natin kilalanin ang Panginoon paaraw-araw. Mula sa iyong sitwasyon, kumikilos ang Panginoon, napapansin mo ba? Sikapin natin magbasa ng Biblia dahil unti-unti inire-reveal ng Panginoon ang pagkatao, ang pagkilos niya sa ating buhay. Pagnilayan natin ito, sikapin kilalanin ang Panginoon sa bawat pangyayari ng ating buhay. Amen.